Alam nyo, may sikreto ako. Kasi si Gab, yung anak ko, ayaw niya na mag-asawa ulit ako. Ay nako. Kaya eto, nagpanggap na katulong yung jowa ko. Hindi talaga katulong si Maria. Kaya naman, nung umalis yung anak kong si Gab, eto, nagagawa namin ni Baby Maria yung gusto namin. Wala magagalit eh. Kaya lang, eto, umuwi na si Gab. Tapos, may kasama siyang lalaki. OMG, dalaga na ata si Gab. Ang anak ko, talong ata ang gusto. Pero, ang sabi naman ni Gab, tropa lang daw sila. Pero di ako naniniwala sa sinasabi niya. Kasi, kakaiba silang magngitian eh. Alam ko na may something na itinatago sila. Pero, ano kaya naisipan ni Gab at lalaki ang trip niya? Ay naku, ang anak kong yun. Dapat pala, di ko siya hinayaan na paglaruan ng alaga ko nung maliit pa siya. Ayan tuloy. Natuluyan na ata. Si Gab naman kasi, nung maliit siya, lagi niyang pinaglalaroan tong ano ko. Tuwan-tuwa siya kapag nagagalit na. Ay naku. Kasalanan ko ata ang lahat ah. Parang natigil lang yung paglalaro ni Gab dito nung high school na siya. Ay naku, kaya eto ngayon si Gab. Naglalandi na. Okay lang naman sa akin. Basta kung saan siya masaya. Siyempre, nag-iisang anak ko siya eh. Kaya ibibigay ko lahat yung gusto niya. At saka, di ko siya pipigilan kung gusto niya yung Nico na yun. Kasi may Maria din naman ako eh. Alam ko na hindi siya magagalit. Kaya naman na ito, nung gabing dumating na sila Gab at Nico sa bahay, nagtataka kami ni Maria kasi hindi nagluto si Gab. Tapos, nagkulong yung dalawa sa kwarto. Naku naman. Alam na. Kaya naman ito, kami na lang ni Maria ang nagluto. Nakakahiya naman kay Gab at Nico eh. Ang mga batang yun talaga. Parang si Maria lang hindi makapagpigil. Sa totoo lang, si Maria ang laging pumipilit sa akin. Ayoko naman eh. Napipilitan lang ako. Kaya eto, lagi akong pagod. At eto, habang nagluluto kami ni Maria, parang nakakarinig kami ng nagbabagsakan sa kwarto ni Gab. Ano kayang ginagawa ng anak ko? Ay nako. Parang masyadong marahas yung dalawang yun ah. Buti na lang talaga at sinigang ang niluto ko. Kasi siguradong pinagpawisang maigi ang dalawang yun. Mas maganda kung makakahigop sila ng mainit na sabaw. At eto na, nung makaluto na ako, sakto naman na lumabas na sa kwarto ang anak kong si Gab at yung tropa daw niyang si Nico. Oh, anak, tara na dito. Sabay-sabay na tayong kumain. Baka gutom na kayo. Uwi ka ako sa kanila. Nagluto na pala kayo, Papa? Uwi ka ni Gab. Eh, syempre. Alam nga namang hintayin ka pa namin eh. Gutom na kami. Tsaka, teka lang. Ano yung maingi sa kwarto mo? Uwi ka ako.
Wala yun, Papa. Nanood lang kami ng TV. Baka ingay lang ng TV yung narinig mo. Wika ni Gab. Okay. Maniniwala na sana ako, kaso bakit may mapula sa leeg niya? Ay, nako. Anak, ano yung mapula sa leeg mo? Tanong ko. Baka kagat lang ng lamok, Papa. Malamok sa kwarto eh. Wika ni Gab. Napakalaking lamok naman ata nung kumagat dyan. O siya, sige. Kumain na kayo ng madami ha. Wika ko. Tapos ito, habang kumakain na kami, may napapansin talaga akong kakaiba sa anak ko at kay Nico. Kakaiba sila eh. Parang masyado silang masaya. Ay nako. Ang anak kong si Gab, masaya na talaga. At kung saan siya masaya, susuportahan ko siya. Gab, anak, saan pala kayo nagkakilala? Wika ko. Sa bangka po, Papa. Tapos doon ako nakitira sa kanila ng isang linggo. Wika ni Gab. Mukhang mabait naman itong si Nico kasi pinatira niya sa kanila si Gab. Nagtanan ba kayo, anak? Wika ko. Di ko na napigilan eh kasi naman baka mamaya eh hanapin si Nico sa kanila. Mabuti na yun sigurado. Papa, hindi ah. Ano bang tanong niyan? Wika ni Gab. Anak, umamin nga kayong dalawa. Kanina ko pa kayong napapansin. Parang masyado kayong sweet. Wika ko. Papa, tropa lang kami. Sobrang close lang talaga. Wika ni Gab. Pero di ako naniniwala kasi namumutla na yung Nico eh. Okay, sabi mo eh. Wika ko, kaya eto. Pinagpatuloy lang namin yung pagkain at tumatapos kami. Naghugas na agad si Maria ng mga kinaina namin. Ayaw pa umamin ni Gab eh. Pero halatang halata na siya eh. Kaya naman ito, may plano ako. Ayaw mong umamin, Gab. Ewan ko lang kung di ka magsabi ng totoo sa gagawin ko. Yayariin ko yung siniko mo. Kaya ito, hindi muna ako natulog. Tumambay muna ako sa sala. At kapag nakita ko yung siniko, yari yan sa akin. Sa patuloy na paglipas ng oras, eto, nasa sala lang ako. Lumalalim na yung gabi pero matyaga ako naghihintay. At eto na, sakto. Lumabas si Nico para magbanyo. Hinayaan ko lang siya na magbanyo. Tapos eto, nung pabalik na siya sa kwarto ni Gab, tinawag ko siya at pinalapit ko sa tabi ko. Toy, Nico, maupo ka nga muna dito sa tabi ko. Wika ako. Ayun, sumunod naman agad si Nico. At eto, medyo tahimik habang nanonood kami ng TV sa sala. Nico, iho, anong meron sa inyo ng anak ko? Tanong ko kay Nico. Wala naman po. Tropa lang. Wika ni Nico. Kaya eto, inilabas ko yung baril ko at nilagyan ko ng bala. Tapos, nilagay ko dun sa maliit na lamesa sa harapan namin. Ha.
Hindi ko na uulitin yung tanong ko, iho. Tanging katotohanan lang naman yung gusto ko eh. Wika ako. Medyo tinatakot ko lang naman eh. kasi po, wika ni Nico. Tapos ayun, nagkwento na siya ng lahat ng nangyari sa kanila. Ay naku, ang batang si Nico. Matatakotin pala. Nalaman ko tuloy lahat ng nangyari. Nico, alagaan mo si Gab, ah. Huwag mo siyang sasaktan. Wika ko kay Nico matapos niyang sabihin ang lahat. Opo, tito. Alagaan ko po siya. Promise. Wika naman ni Nico. Natakot ata talaga siya sa akin. O siya, Nico. Iho, pakibigay mo na lang itong laro ang baril ni Gab sa kanya. Wika ako. Kasi naman, laruan lang kasi yung baril na yun eh. laruan lang ba yan, tito? Wika ni Nico. Oo, laruan niya ni Gab. Akala mo ba eh, totoo yan? Wika ako. Napakamo, tito. Napaamin tuloy ako. Yari ako kay Gab kasi bilin niya, huwag ako magsasalita. Wika ni Nico. Ay nako. Sige na. Bumalik ka na dun sa kwarto niyo. Wika ako. Kaya ayun, bumalik na si Nico sa kwarto nila ni Gab. Ako naman eto, natatawa na lang kasi takot na takot si Nico kanina eh. Sana lang talaga hindi masaktan ng anak ko. Pero mukha namang mahal ni Nico si Gab. Kakaiba man yung pagmamahal nila, basta masaya sila eh. Susuportahan ko sila.